Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado ang isang Chinese national sa Taguig matapos may masabat na mga matataas sa kalibre ng armas sa tinutuluyang town hall. Pumalagpa ang Chino ng poposasana pero hindi umubra sa mga otoridad. Tinangka namang suhulan ang mga pulis ng kapwa niya Chinese kaya dinakip din ito. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Armado ng search warrant, pinasok ng mga tauhan ng NCRPO ang townhouse na ito sa isang exclusive subdivision sa Taguig. Sa loob ng isang vault doon, na-recover ang isang high-powered long firearm at mga bala ng M16. Binaklas. Sa pagitan ng mga pader sa isang palapag, na-recover naman ang ilan pang mga gamit na pilit na itinago ng mga suspected Chinese national. Yo! May nakuha ring helmet na may markings na China, tactical vest at watawat ng China. Ayon sa NCRPO, nakakuha ng tip ang kanilang intelligence units tungkol sa armas na itinatago ng mga dayuhan. Kaya nag-apply sila ng warrant para mapasok ang bahay. Firearms na high-powered, complete with protective gears, bullet vest, ballistics helmet. Pandigma ito na mga armas. Is he a gun lover at ano yung personality niya? Yeah, the right to have a competent and independent counsel preferably of your own choice. I don't know what you're saying. Pumapalagpa ang inarestong Chinese national nang basahan ng kanyang karapatan at tumanggi magkaposa sa umpisa. Okay. What? Sa likod yan. Why? Oh, maligalik. Nagkausuo. Pero sa huli, ay di rin siya umubra. Nang aming tanungin ang suspect kung bakit siya may armas, ang sagot nito, Bullets. 我也想知道为什么。Why? Hindi niya daw po alam, sir. Agaw pansin din ang dalawang luxury vehicle, particular ang mamahaling McLaren sports car na ito, na magkaiba ang improvised plate sa likod at harap. Nakakuha tayo ng luxury cars. Meron yung electric car at meron yung McLaren. It's worth about 15 to 30 million. So napakamahal, saan sila kukuha doon. We are questioning this kasi walang document silang napakita. So we will be coordinating with the Bureau of Customs and the concerned agency. Wala ring takas matapos makunan ng video ng mga pulis ang tangkang panunuhol ng isang Chinese national para mapakawalan ang inarest ng Chinese at mabawi ang kanyang mga gamit. Dinakip din siya ng NCRPO. They bribe the police officers. So, the profiling will continue. That's why na-arrest. Additional case na naman laban sa kanila ang may ipapatong. Magsasagawa ng follow-up operation ng NCRPO para matukoy ang pagkakakilanlan ng iba pang kasabwat ng inarestong grupo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 horas.